Si Dean kasi ano, very caring, maasikaso. Pag sa bahay, lahat siyang nag-aasikaso doon. Saka maalaga sobra. Pag may sakit siya, lahat siyang nag-aasikaso sa akin. Official, 5 years ago, naging kami. Mula noon, maraming pagsubok, pero awa naman ng Diyos, ano, naging eto, ngayon, gusto ko nang maging maayos at maging humingi ng blessing from God. Naisip ko to months ago, nagkasakit kasi ako. So, from there, nagkaroon akong time para mag-isip, magplano para simulan to hanggang sa bumalik siya sa Pilipinas, hindi ko ma-execute dahil naghahanap ako ng proper timing. Birthday sana niya ako, gusto kong mangyari to, which is November 11. Kaso pinabalik siya ng company niya sa Dubai for a month. So, yun. Ang nangyari, doon ko na pinursue yung plano ko na sige, gawin ko na lang sana sa Christmas party ng perfect finish para at least, may enough reason para mag-celebrate. At the same time, hindi mahalata na may planong ganito. Nakiusap ako sa mga staff natin, sa mga kaibigan natin, kay Kuya John as partner, na kuya, gusto ko mag-propose kay Dean sa Christmas party natin. A month ago, sinabi niya sa akin. And I was surprised. Masaya ako para sa kanya. Masaya ako para sa decision. Actually, ka-chat ko siya kanina eh. Tinatanong ko sa kanya kung condition na ba, na oo, ganyan. Pero I'm pretty sure na it's a yes for that proposal. With the help of them, ito, unti-unti naming pinlano kasama mga staff natin. Kunwari, may game na kasama ang mga partners ng owners at saka several friends na magkakaroon ng blindfolded game. Okay, ang mga girls, sila yung mga nakatakip yung mata. Mga girls, nakatakip yung mata nila dapat. Yung mga boys ang magsusubo ng saging sa mga girls lang. Hahanapin nila yung saging nyo. Sa mga kasabwat dito, sana galingan nyo na hindi mahalata ni Dean. Ngayon pa lang, nagte-thank you na ako. At sana ma-execute natin na maayos to. Let's do this! Reaction ko, matutuwa ako dahil sa lahat ng paghihirap sa pagpaplanong to, magiging worth it kung sasabihin niyang yes.
Lagi ko kasing may pinapatugtog akong song na lagi kong sinasabi sa kanya na kapag once na narinig niya yun outside sa bahay namin, hudyat yun. So, from there, pag blindfolded na siya, papatugtugin yung kantang yun. Okay. Pakilala nga yung iba, pakilala. Sagot ka muna! Yes! Yes! Will you marry me? Yes, syempre! Isuot mo na, hindi ko alam magsuot ng ano eh. Paano ba? I love you. I love you. Thank you. Congratulations. Yeah. Thank you. So nasaan yung saging? Sana yung saging? I love you. Yeah. Sabi kasi lagi niyang na-mindset niya na ako na pag yung music na yun ang tumugtog na, yun na yung hudyat. Lagi niya akong ginagano. Sabi ko, anong hudyat ka dyan? Ganon. So yun, nung tumugtog na yun, sabi ko, anong ni Amir? Yun. Na-touch ako sobra. Grabe. As in, sobra. Tagos. Alam naman niya eh. Basta na-touch ako sobra. Hindi ko talaga ina-expect. Na-surprise talaga ako. Ngayon lang ako na-surprise ng ganito sa buong buhay ko. I don't expect anyone anymore in my life but you. Ayun lang. Ayun, I love you so much. Ayun. Good luck and I'm always here for you. I love you. KD, medyo habaan mo lang pasensya mo kay Amir. Oo. Knowing Amir, di ba? Sa akin, basta Amir, lahat ng ayaw niya, gawin mo. Yun lang. Magkakasundo kayo niya. Ayaw niya maglaba ka. Ayaw niyang umalis ka ng bahay, huwag ka nang pumilit. Maghugas ka na lang ng plato. Above all else, love talaga wins. Happy wife, happy life. Amir, sumunod ka na kay D. I love you both, guys. Yes. Congratulations, Amir and D! 1, 2, 3! Happy birthday to you! Ha, ha!